Pare, pare, go. Se'n va, el canal. Jordi, parle! Please don't forget to subscribe, comment, like, and share. Nagsimula ang paggawa ng mga pelikula noon pang 1919 kung saan ay pinasimulan at itinatag ni Jose Nepomuceno sa ilalim ng kanyang Jose Nepomuceno Productions. Nagtuloy-tuloy ito sa pagsulpot ng napakaraming film productions company katulad ng dalawang higante noon na Sampaguita at LBN Pictures, kasabay ang Lebron International, Leia Productions, Premier Productions, FPJ Productions at marami pang iba. Napapansin niyo ba minsan ang mga pamagat ng mga pelikula? Noon, ang pamagat ng mga pelikula ay masasabi nating pinag-isipang mabuti. Umaakma sa istorya ng pelikula. Sa pamagat pa lang ng mga pelikula noon ay maengganyo kang panoorin at tumatatak sa isipan ng bawat manonood. Dati, kahit wala pang pamantayan sa mga ginagawang pelikula at wala pang ahensya na magbabantay sa mga ito, ay walang pelikulang maselan o malaswa. Lahat ng uri ng tao ay pwedeng manood. May mga pelikula rin naman na ang pamagat ay kakaiba rin o nakakatawa. Ayos lang ito dahil comedy ang tema ng pelikula. Katulad ng Aring King King ni Comedy King Dolphy, Hotdog nila Tito Vic and Joey, at Mahal Saan Ka Natulog Kagabi nila Joey Marquez at Alma Moreno. Sa pamagat pa lang ay nagpapatawa na sila. May mga pelikula rin naman na ang pamagat ay hinango sa mga awitin. At alam naman natin na kadalasan ito ay drama. Katulad ng Bituing Walang Ningning ni Sharon Cuneta, Sana'y Wala Nang Wakas ni Sharon Cuneta, Gaano Kadalasang Minsan at Sinasamba Kita ni Vilma Santos at marami pang iba. Ang ibig ko lang sabihin na ang pamagat ay unang tinitignan ng mga tao. Dito pa lang ay aagaw na ito ng pansin sa mga manonood. Ngayon guys ay pag-uusapan natin ang mga pelikulang na ipalabas noon na mapapaisip ka na lang kung bakit ito ang napiling ipamagat. Ito yung mga klase ng pelikula na nakalusot sa pamantayan ng MTRCB. Bakit ko nasabing nakalusot? Dahil ito ay mga pelikulang may masaselang eksena, malalaswang salita at double meaning na mga pamagat. Nagsimula ang mga ganitong pelikula noong dekada 60, ngunit umaangkop naman ito sa pamantayan ng mga sinihan. Nagtuloy-tuloy ito hanggang dekada 80 kung saan mas lalong naging mapangahas ang mga pelikula. Sa panahon din na ito ay nagsulputan ang mga sexy stars. Sa unang mga taon ng 1980s ay nagpalabas ang regal films ng mga mapanuksong pelikula katulad ng Waikiki noong 1980 nila Alma Moreno at Rio Loxin. Uhaw sa Pag-ibig nila Claudia Sobel at Edgar Mande noong 1984 at Scorpio Nights noong 1985. Dekada 90, ito ang panahon na sunod-sunod ang mga pelikulang nagawa na pawang mga matatanda lang ang pwedeng manood. Dito nakilala ang Seiko Films sa mga pelikulang sex trip at titillating films. Napakaraming sumikat na sexy stars na mula sa Seiko Films na ang iba ay wala na sa showbiz at ang iba naman ay aktibo pa rin. Ngayon guys ay iisa-isahin natin ang mga pelikulang may double meaning, nakakatawa at mapapaisip ka na lang kung ano yon o bakit. Karamihan sa mga pelikulang ito ay hindi naaangkop sa mga kabataan. Marahil karamihan sa inyo ay napanood na ang iba sa mga pelikulang mababanggit sa video na ito. Kayo na rin ang makakasagot kung ano ang kahulugan ng bawat salita sa pamagat ng mga pelikula at kung ano ang kaugnayan nito sa buong istorya ng isang pelikula. Ang lahat ng mga pelikulang aking mababanggit ay mula sa iba't ibang productions company. Diligin mo ng hamog ang uhaw na lupa. Ito ay isang pelikulang aksyon na ipinalabas noong 1975 na mula sa JE Productions. Ito ay pinagbibidahan nila Joseph Estrada at Gloria Diaz. Batuta ni Dracula. Ito ay naipalabas noong 1971 na pinagbibidahan ni Eddie Garcia kasama sila Panchito at Pugak na mula sa FGO Film Productions.
Nang makita ko ang pelikulang ito ay napaisip akong bigla. Ngunit nung makita akong kasama sila Panchito at Pugak, naisip ko na ito ay isang comedy. Diligin ng suka ang uhaw na lumpia. Ito ay pumasa sa MTRCB na naipalabas noong 1987 na pinagbibidahan nila Irma Alegre, Orestes Ojeda, Celso Ad Castillo at Lampel Cuanco na mula sa Good Number Productions. Kokak. Ito ay naipalabas noong 1989 na mula sa Seiko Films. Ito ay pinagbibidahan nila Rachel Lobanco, Rita Avila at Gabby Concepcion. Patikim ng Pinya. Ito ay pinalabas noong 1996 at mula sa Seiko Films. Ito ay pinagbibidahan ng isa sa pinakamainit at in-demand na sexy star noon na si Rosana Roses. Kasama rito si Natasha Ledesma at Leandro Valdemor. Masarap ang unang kagat. Ito ay pelikulang angkop lamang sa mga matatanda na ipinalabas noong 1998 na mula sa Starlight Films. Ito ay pinagbibidahan nila Carla Estrada, Alma Soriano at Jojo Abeliana. Masikip, masakit, mahapdi. Ito ay pinalabas noong 1998 na mula sa Good Harvest. Ito ay pinagbibidahan nila Julio Diaz, Alan Paule, Rita Magdalena at Hazel Espinosa. Babae sa Bubungang Lata. Ito ang pelikulang pinagbibidahan ng isa sa pinakamainit na sex star noon na si Aya Midel. Ang pelikulang ito ay mula sa Good Harvest at ipinalabas noong 1998. Kuratya ang Babaeng Walang Pahinga. Ito ay mula sa Regal Films na ipinalabas noong 1998. Ito ay pinagbibidahan nila Rosana Roses at Ara Mina. Tag-ulan noon, ang bukid ay basa. Ito ay mula sa LUV Films na ipinalabas noong 1999. Ito ay pinagbibidahan nila Nika Madrid at Paolo Rivero. Talong. Ito ay pinalabas noong 1999 na mula sa Seiko Films. Ito ay pinagbibidahan ni Nini Jacinto kasama sila Leonardo Liton at Sofia Valdez. Anakan mo ako. Ito ang pelikula na mula sa Seiko Films na ipinalabas noong 1999. Ito ay pinagbibidahan nila Claudia Coronel kasama sila Anton Bernardo at Gino Ilustre. Warap. Ito ay pinalabas noong 1999 na pinagbibidahan ng Pantasya ng Bayan na si Joyce Jimenez kasama sila Jomari Iliana at Joko Diaz. Balahibong Pusa. Ito ay pinalabas noong 2001 na mula sa Viva Films. Ito ay pinagbidahan ng Pantasya ng Bayan na si Joyce Jimenez kasama si Jay Manalo. Gata sa Dibdib ng Kaaway. Ito ay isang war drama na ipinalabas noong 2001 na mula sa Crown 7 Ventures. Ito ay pinagbibidahan nila Maylene Dizon at Jomari Iliana. Kangkong. Ito ay pelikulang ipinalabas noong 2001 na mula sa Seiko Films. Ito ay pinagbibidahan nila Bridget De Hoya at Rodel Belayo. Bibingka, apoy sa ilalim, apoy sa ibabaw. Ito ay mula sa Regal Films na ipinalabas noong 2002. Ito ay pinagbidahan ni Via Veloso. Kapag ang palay naging bigas, may bumayo. Ito ang pelikulang mapapaisip ka talaga kung ano ang ibig sabihin. Ito ay pinalabas noong 2002 na mula sa LED Productions Incorporated. Ito ay pinagbidahan nila Rose Valencia, Lara Morena at JC Castro. Masikip, mainit, paraisong parisukat. Isa pa uling pelikula ng isa sa pinakamainit na sexy star noon na si Joyce Jimenez. Ito ay pinalabas noong 2002 kasama si Jay Manalo. Itlog. Ang pelikulang ito ay pinagbidahan ng naging controversial noon na si Diana Subiri dahil sa isang pictorial sa flyover sa EDSA Mandaluyong. Ang pelikulang ito ay ipinalabas noong 2002 na mula sa Seiko Films. Iilan lamang ito sa dami ng mga pelikulang nagpalikot sa ating mga imahinasyon noon. Sa mga susunod kong video naman ay ibabahagi ang iba pang pelikula na may double meaning na pamagat. Kahit ano pa man ang klase ng isang pelikula at pamagat nito, ito ay pinagtuunan ng masusing oras at pagod at sakripisyo ng lahat ng taong gumawa ng mga pelikula.
Magiging bahagi na rin sila ng kasaysayan ng pelikulang Pilipino sa Pilipinas. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. See you on the next video. God bless.